Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDorama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDorama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello, happy Saturday everyone. And Hannah, ito, nagbabalik ang isa sa mga sinusubaybayan nating K-dramas na nagpahinga ng isang linggo, no? Itong 39. Tama ka dyan, Ate Mai, and I bet a lot of people na miss talaga tong 39. Nag-break sila kasi dahil nagkaroon daw ng election coverage sa Korea. Kaya daw nagkaroon ng break itong 39. Tapos feeling ko pinutol nila doon sa part na, alam mo yon, pinaka most sobrang bitin, 'di ba? Pero ang galing nilang mang bitin eh itong 39, even itong last two episodes, itong latest two episodes na napanood natin. And, ayan, bago ang lahat, eh syempre may makakasama tayo tonight na ano, i-discuss natin yung mga ganap dyan sa 39, di ba? Pakilala na natin siya, Hannah. Ayan, para sa mga friends namin na consistent dito sa ating Usapang Hallyu, we would like to introduce to you one of the K-drama vloggers na makikita at mababasa natin sa Facebook. Si Daisy from Nuna Chronicles. Hi, Daisy! Hello! Hi, Daisy! Thank you sa pagsama sa amin. At yan, alam guys, mga hindi pa naka-follow, nako, nandami followers ito si Nuna Chronicles eh, 'di ba? Syempre, very busy ang kanyang ano, ang kanyang social media and yung kanyang vlog na Nuna Chronicles. And parehas din natin siya na nagpo-vlog about K-dramas. And ito nga, Daisy, itong 39, isa ba to sa mga ano, talagang sinusubaybayan mo na latest K-dramas? Isa yan sa napakaraming sabay-sabay na diba? Pinapanood natin ngayon. Tsaka ang dami mong parating, di ba? Kaya nga, hindi natatapos talaga. Sobrang dami nila. Yes. Pero ito, i-ano natin, Hannah, sa kanila, i-recap. Dun sa mga hindi pa nakakapanood ng 39, tungkol saan nga ba ito? Without, of course, spoiling. Too much. Hindi nyo pa napapanood. Without spoiling too much. Actually, ang hirap talagang ikwento ng 39, di ba, nang hindi mo siya mai-spoil na, no? Pero of course, itong 39 is a story of three friends played by sina Cha Mi-jo, Jeon Chang-yong, and si Jang Joo-hee. So lahat sila friends at silang lahat ay 39 years old and they met during high school. So si Son Ye-jin, si Cha Mi-jo, si Jeon Chang-yong, si Jeon Mi-do, si Jeon Chang-yong, and si Kim Ji-yoon, si Jang Joo-hee. So parang nakakatuwa tong pag pinapanood mo tong 39, di ba, talagang matutuwa ka dun sa friendship nilang tatlo. As in, feeling ko, ito yung masasabi mong friendship goals, tama ba? Kasi talagang they support each other, nakakatuwa yung may mga eksena dyan na makikita nyo naman yung napupunta sila sa police station, which is actually very funny for me, no? Kasi, I mean, magkakaibigan kayo, sabay-sabay kayong pupunta sa police station, ganyan, dahil nga nakipag-away kayo as a group, as friends, ganyan. And this chronicles their friendship, lalo na ngayong 39 years old na sila. So yan ha, we're trying to hindi masyadong mag-spoiler. Etong show na to, ang hirap talaga. Oo, pero eto nga, DC, anong masasabi mo sa last two episodes? Kasi ang daming ganap, no? Dito sa last two episodes, especially yung ano, itong huli. Yung mga na-reveal, ganyan. What do you think? Okay lang. Ang hirap mo okay kayo nung walang spoiler. Sige, go ahead. Okay lang yan. Episode 7, hindi ako naiyak masyado. Kasi parang mas light siya compared dun sa mga previous episodes eh. Right. Kaya alam, bumawi sa episode 8. Bumawi sa episode 8. Ang daming ganap, ang daming nangyari. Syempre yung pabitin nung episode 7 about Mi-jo's mother, 'di ba? Na
sa episode 8 naman is parang mas na-elaborate siya, no? And syempre ang pinakamasakit na part. Pigil na pigil si Jeon. Hindi, okay. Sabihin na natin, no? Na, oo, sige, mag-spoilers ka. Ni-reveal ng asawa ni Jin Sok na ano, sinabi niya doon sa nanay ni Chan Yong na may affair yung anak niya. Actually, ang dami-dami nating nalaman, no? Kayong yung mga katotohanan nga, 'di ba? Yung sa nanay pagre-reveal dun sa parents ni Chan Yong, tapos yung nalaman ni Mijo yung tungkol sa nanay niya, pagkatapos yung biological nalaman nalaman ni sino ba siya, ni Son Woo, kung ano yung ginawa ng tatay niya dun sa adopted sister niya, 'di ba? So maraming maraming mga revelations na naganap. Pero very emotional yung episode 8 kasi doon mo talaga yung confrontation ng parents ni ano ni Chan Yong tsaka siya. Mm-hmm. 'Di ba? Yung galit ng parents. Sa simula niya. Galit na galit. Tapos biglang iyak na siya na iyak. Nung nalaman niya yung katotohanan, no? Nung na-reveal na yung katotohanan. So, and then of course the last part of the show, no, nung hindi pa natin alam kung ano yung nangyari nung nag-usap si Mijo tsaka yung mother niya, but we know it's something emotional kasi iyak siya ng iyak paglabas niya. Ay, oo, so, yung mga ganoon. Nainis nga ako doon, parang ano ba, bakit doon nila pinutol? Lagi silang ganyan. Lagi silang ganyan. Before nga, nagkaroon ng one week break, di ba? Yung umiiyak siya doon sa, naglulupasay siya doon sa daan, di ba? Ano na nangyaring kasunod? Di naman 1 week ka maghihintay. Two weeks actually kasi nawala sila for 1 week. So magaling ang galing nila sa ganun eh. Galing nila mang-beaten. Parang kabiten. Ang mag-wonder ka, bakit kaya gano'n na lang yung iyak ni ni Mijo. Grabe yung iyak niya, no? Grabe yung iyak. Yung na-meet na niya finally yung kanyang biological mother. Pero ano kaya yon? Anong tingin nyo? Bakit? Kasi pinakita dun sa teaser, may teaser, di ba, na mukha namang nagkita na sila kasi may kaharap siya eh. Dun sa teaser. Pero ano kaya yun? Bakit kaya siya naiyak ng sobra? Ayun, parang relief ba na finally nakilala niya yung nanay niya? Ganun. Or mukha nasaktan, merong something hurtful na nasabi ang mother na hindi niya ina-expect because nanay kita, why would you say that to me? Parang may mga ganun siguro. Oo kasi parang parang lumalabas na medyo pineperahan. Hindi kagandahan ang ugali ng nanay ni Mijo. Diba? Mabuti na lang at napunta siya sa isang mas maayos na family. Ang ganda pala ng eksena nila nung nanay niya, yung adoptive parents. Na nag-uusap sila, habang kumakain. Ang ganda ng eksena na yun kasi yung parang sinasabi ni Mijo na parang gusto ko na nagmana ako sa iyo ganyan natutuwa ako pag sinasabi nila na meron siyang questions na nag-bond ka ba sa akin? Meron ba tayong bonding? Wala naman ako sa sinapunan mo, yes, 'di ba? Parang ganoon. Yung fear niya na dahil hindi naman sila magkadugo. Ganun pa rin ba yung pagmamahal sa kanya ng adoptive parent niya? But yung sagot sa kanya nung mami niya is maganda yung sagot sa kanya. I think na-relieve siya doon. Yung sa sinabi sa kanya nung adoptive mother niya. Na-relieve siya doon sa sinabi. And dito sa last two episodes pala guys, to napansin niyo, parang nakikita natin yung dalawang klase ng adoptive parent. Kasi sa side ni Mijo, sobrang swerte niya na napunta siya sa napakabuting pamilya, no? And talagang minahal siya ng buong-buo. Right. Tapos, ito namang yung kapatid ni Son. Si Soon. Napakasama nung tatay ni no? Nakakasama siya ng loob. Nakakainis. Actually, nga talaga yung lagi ko sinasabi pag nag-uusap sila ni Son Woo, na sana i-disown na lang siya ng anak niya. Sobrang sama talaga na ugali niya. Grabe yung salita niya na parang ang sama-sama ng pagiging adopted. Diba? Totoo kasi
kahit di ba nung una nagustuhan niya kunwari si Mijo during the dinner. Mm-mm. Tapos kasi, yung alam niya na doktor eh, di ba? Doctor, dermatologist. Di ba? Oo. Ang ganda anak ng clinic sa Gangnam, di ba? Professor yung tatay, ganyan, di ba? Tapos nung nalaman niya na adopted, nung yung the next episode, na parang sinabi niya, I've got rid of one adopted person, why are you dating another one? Tapos parang oo, di ba? Parang get rid of her. Parang ganun. Sarap sa kapalin. Oo. Buti na lang, di ba, na in ano siya, dinisown siya ng sarili niyang anak, yung talagang katubog niya. Talaga. Hindi nga sa kanya, no? Pero talagang binitin tayo doon kasi itong 39, sabi nga natin, di ba, ang galing mangbitin. Kasi nung sa episode 7 ba yun, yung previous episode, parang yung tinis nila, it's like, babalik na ng Amerika si Son. Oo. Parang ganun yung dating na parang susunod na siya sa tatay niya, ganyan, na pinapabalik siya sa Amerika. Pero, di ba, akita naman natin sa episode 8, ano, pinaglaban hindi niya pala. Si... Correct. Na pag naglalaban niya si Mijo sa tatay niya. And, I think hindi lang si Mijo ang pinaglalaban niya, pati yung sister niya. Pati yung sister niya. Yeah. Silang dalawa talaga. Napaka-ideal guy nito nga, si ano. Ang bait niya. Ang standard natin sa mga lalaki niyan eh. Alam mo naman sa K-drama hindi. Lalong tumataas dahil sa kanila eh. Tumataas, eh my gosh. Oo. Oo, 'yun. Ayun. Tapos ano pa ba ang mga tumatak sa inyong ano scenes dito sa last two episodes? Sa akin, ano, yung nung parang galit na galit si Mijo, tapos nagyaya siya na tumakbo silang dalawa ni Sonu. Ah, yes. Okay. Diba? Tapos eventually, hindi na niya kinayang ikimkim yung talagang nararamdaman niya at sinabi na niya lahat kay Sonu, no? Parang ano siya eh, parang halo-halong galit, natakot, galit, fear, na baka iwan siya because she's an orphan, galit kasi hindi sa kanya sinabi na yun pala yung nararamdaman ni Sonu. Tapos parang relieved siya, no, during her ano, nung umiiyak siya, she was so relieved na hindi pala tama yung naiisip niya about the situation. Yun talaga tumatak sa kanya because ang ganda nung ano yung interaction nilang dalawa ni Sonu dun eh. 'Di ba? Oo. Right. Sabi nga parang itong si Mijo, parang nilabas niya na meron din talaga siyang insecurities dahil dahil adopted siya. Oo. Tama. So tingin ko di naman talaga maiiwasan 'yon kasi sa totoo lang nagugulat ako na tinatackle nila tong adoption issue dito sa series na to. Kasi para siyang tabu sa Korea na issue, parang na topic. Kasi diba, alam naman natin na maraming mga adoptees tapos sa ibang bansa, mga more or less foreigners talaga yung nag-a-adopt sa mga Koreans. Nauso siya noong mga 1980s, 1990s. Yes. Tapos there's a lot of those na mga foreigners yung naging parents nila. Tapos they come back to Korea to look for their parents. Tapos yun nga, hindi sila makikita nila, may iba ng family, diba? I mean, sa Vincenzo, diba, yun yung pinakita na adopted si Vincenzo. So, dito, na pinakita na it also happens there, pero kasi big issue sa kanila yung parang pagiging blood relatives. True. Parang very important sa kanila yun. Kasi siguro ganun na lang yung ugali nung tatay nila Sonu na parang, hala, ang sama talaga ng ugali mo, diba? Parang, kasi mapapaisip ka eh, bakit big deal na bakit kung ano naman kung adopted siya, bakit parang tumututol na siya porket adopted yung si Mijo. Pero parang you have to understand na dun sa culture nila kasi yung marriage, diba? It's marriage between two families. Yes. Ganun nila tinatrato yung marriage. So talagang nakikialam yung mga magulang. Yes, oo. Sino yung papakasalan? Totoo yan, di ba? Tinatanong anong trabaho ng parents, di ba? Yung mga ganyan sila. Kasi kailangan nilang malaman yung mga ganung aspect ng buhay ng pagkakasalan ng mga anak nila. Oo. Tapos di ba pagka hindi pa nagpapakasal yung mga
yung mga anak nila. Nakikialam ang mga magulang. Ano nila sa mga matchmaking agency. Oo. Forecasting. Forecasting up together, diba? Grabe yung nanay doon. Oo, diba? Yung nanay niya, grabe. Grabing ipagpilitan yung ano, yung agency na yun. Kayo. Makakainis yung nanay, diba? Pero kaysa naisipin mo din kasi, diba, na meron silang reasons eh. They have their reasons eh. Siguro nga, because of their culture, no? Yeah. Iba sa atin, tayo, madalas na dito sa atin, parents natin, they, ano na yan eh, kung sino talaga yung mahal mo, yun na yung, ano eh, no? Kasi support naman, ka eh, oo. Mm-hmm. Pero sa kanila talaga, they're very particular dun sa mga pakakasalan ng mga anak nila. Meron pa na kinukuha pa nila yung birth date, di ba? Tapos kailangan matchy-matchy siya dun sa birth date din ng anak nila. May mga ganun pa sila, di ba? Gusto ko yung ipapacheck pa sa shaman. Pinashaman. Shaman, di ba? Totoo. Napunta ka sa forecasting love. Ano ba ko dito nag-usapan natin? Marriage. Na pala. Eto, we're ayan, down to our last 4 episodes na lang, no? Ang bilis. Kasi 12 episodes lang to. So, sa inyo, dun sa, 8 episodes, sino yung favorite characters ninyo? Ikaw, Daisy. Ako, ang hirap. Ang hirap kasi parang ano siya eh, especially sa kanilang tatlo, no? Sa magkakaibigan. Mm-hmm. They complement each other kasi. So, right, parang kung wala yung isa, parang kulang talaga. Like, kunwari si, ang pinaka level-headed sa kanila talaga si, ano, si Mijo. Diba? Mm-hmm. Tapos very, right, parang very, ano, very matapang yung personality naman is si Chanyong. Si Juhi, medyo ano siya yung medyo tahimik, ganyan. So, nagko-compliment silang tatlo. So, mahirap sabihin kung sino talaga yung pinaka-favorite kasi may kanya-kanya silang, ano eh, kanya-kanya silang magandang characteristic, no? Silang tatlo. Mm-hmm. So, for me, ano, wala akong mapili sa kanila. Without one, parang may kulang dun sa grupo. Di ba lagi may ganun? Na parang, there's something missing pag nawala yung isa. Kahit sino dun sa kanilang tatlo, lahat sila gusto ko. Sa tatlong characters. Sa female leads. Ikaw, Hana. Actually, same. Pero siguro, na-admire ko yung strength ni Mijo. Kasi parang, she's like, alam mong may weakness siya, 'di ba? You know na sinabi nga na reveal na mayroon siyang panic attacks, that she goes to the psychiatrist to talk about her feelings. Mm-hmm. Pero para siyang glue that held them together, 'di ba? True. Oo, nakakatawa lang yung time, 'di ba, doon sa mga first episodes ni reveal kung paano sila nag-meet una. Parang feeling ko siya yung dahilan, 'di ba, na parang nawalan siya ng wallet, so inapproach siya ni Chanyong ganyan, tapos tinulungan siya, na parang binigyan siya ng pera, tapos parang yo, crazy person, yung mga ganun. Tapos napunta sila doon sa napunta na sila sa kainan. Sa kainan. Ni Juhi. Oo, diba? Tapos gusto ko lang din yung parang she takes yung leadership lead sa, yung nagiging leader sa kanilang tatlo, diba? Pero siguro parang medyo it's a little bit too much for her then kasi hindi niya ma-reveal talaga yung feelings niya towards her friends, hindi siya makapagpakita ng weakness niya, parang ganon. She tries her best pero buti na lang nga nandyan si Sonwoo for her, diba? So gusto ko yung character niya na alam mo yon, na sinabihan pa siya ni Sonwoo na you should take care of yourself also kasi she ano siya, masyado siyang takes care of everyone. Oo. Yes. Oo, ganun yung character niya. Si sobra nga eh, minsan parang ang OA naman, parang ano, may boyfriend siya pero talagang lagi niyang priority yung pero friends. Pero nakakatuwa si boyfriend. Kasi parang sisters na sila kasi more than friends, more than sisters, na nga nila sa nanay ng isa't isa, 'di ba? So parang magkakapatid talaga sila yung turingan nila. Actually, nagustuhan ko yung part na yun na sinabi mo na sisters kasi yung nung nagkasakit yung mom ni Juhi. Ay, oo! Oh, nag-root sila sa relationship silang katlo. Correct, oo talaga. Oo, tama. Nakakatuwa yung part na yun na parang ako inisip ko tuloy, can I also do that? Syempre, di ba may mga instances na mapapaisip ka na parang kaya ko bang gawin to sa mom ng friends ko? Alam ko, mahal ko din yung tita, ganyan, di ba yung tawag mo ganyan. Pero grabe talaga yung loyalty nila sa isa't isa. Tapos, nakakaiyak din yung part ng
yung tinanong, di ba, nung may pag-uusap sila na who will take care of my parents' funeral? Yung usapan na yun, nun for me, kasi, di ba, yun yung palagi kong iniisip na parang hindi dapat talaga yung anak yung mauuna sa magulang. Yun yung nasa thought ko tuwing pinapanood ko to. Tapos yung worry ni Chan Yong na dapat nag-anak na ng pangalawa tong parents ko kasi nawala. Ganyan. So, parang mag-asikaso ng funeral nila. So, for the friend na mag-offer na, I'll do it. Ganyan, diba? Na parang, who will do the chesa? Parang grabe talaga yung friendship nila. Gusto ko talaga yung friendship na binibigay nitong ano na to. Nitong na parang series na to. Yeah. Parang alam mo naman, meron ka namang mga ganong friends din, pero mm-hmm. yung isin sa kanila kasi iba yung bond nila eh. Parang yun nga, parang sisters. Oo. Agree. Ako naman, na-appreciate ko dito. Although syempre, yun nga, sabi ni Daisy, di ba, may kanya-kanyang character sila na parang mm-hmm. they complement each other. Mm-hmm. Para sa akin naman, medyo lumutang sa akin yung character ni Chan Yong, ni John Mido, kasi only because parang na-shed niya talaga yung character niya from Hospital Playlist. Ah, yeah. Yes, he's so different. Sobrang naaliw akong sobrang galing ni John Mido and even yung husband ko, si Edric na, napapabilib na ang galing niya umarte, napaka believable ng mga yung mga eksena nila pag nag-uusap sila ni Mijo, even sa mga first episodes, 'di ba, yung pinapagalitan siya ni Mijo dahil sa relationship niya kay Jinsook. Parang napaka let's talk about that. Diba? Ay, pag-usapan natin kaya si Jinsook. Kasi 'di ba, kung ikaw ba ay may kaibigan na may affair 'di ba sa may asawa, ganun na ganun yung gagawin mo eh. Yung pagagalitan mo talaga eh. Kasi alam mo na, alam mo, gusto mong siyang itama. Ganun. Right. And alam mo na, hindi siya magagalit talaga sa'yo kahit na i-point out mo na yung mali niya. Diba? Mm-hmm. Dahil sobrang close kayo. Yun yung, ganun ka-close yung bond nila sina itong tatlong babaeng to. No? So, yun, natuwa ako kay Chan Yong, aka si John Mido. Na favorite ni Art. Hello kay Art. Shout out. Shout out kay Art. Pero alam mo nga, minsan nga natitempt ako na pwede ba tawagan mo na si Ik-jun ganyan magpa-opera ka na. Ay, alam mo, pareho tayo. Pwede bang bumalik ka na lang sa pagiging doktor mo? Oh. Tapos diba guys, naalala niyo yung eksena dun sa first, hindi ko alam kung second episode yun, kung pang ilang episode yun, yung umuulan. Yung umuulan, tapos nakita ni Chan Yong si Jinsook na paalis. Kasama si wife. Kasama yung wife. Oo. Tapos, di ba, yung mga nagsasabi, tawagin na daw si Ik-jun. Kasi di ba, yung meron silang eksena na sa ulan din. Oo, ganyan. So, nagkocross na yung mga karakter. Nagkocross na yung mga k-drama natin. O, di ba nakakatuwa? Parang from siya yung nag-o-opera sa Hospital Playlist. Ngayon siya na yung kailangan opera. Yung pasyente. Hindi na siya pala yung opera. O, pasyente na siya. Ayan. Pero yun nga, issue nga yung kay Jinsook tsaka kay Chan Yong, yung nabasa ko na parang para daw niro-romanticize yung... Yeah. Actually, medyo na-off din ako ng konti doon. I mean, kasi 'di ba, alam naman natin na it's wrong to have an affair kahit na ikaw pa rin yung nauna doon sa relationship, pero hindi ikaw kasi yung pinakasalan. So you're still the other woman. So parang naawa, hindi pa kasi sila divorced, kay Jinso. Parang go away. Oo, tapos nagulat nga ako yung nag-holding hands sila sa episode 8. Parang ano ba? Hindi pa nga divorced si Guy, 'di ba? Oo, ayaw kasi pumayag ni wife na mag-divorce. Yes, oo na. Sige, go ahead. Hindi kasi ano parang alam mo yung episode 6 no, nung nagmamakaawa si ay, ang galing niya doon. Nagmamakaawa si Mijo sa asawa ni Jinsook. You know the parang inisip ko na kung gaano niya kamahal si Mijo na
tinalikuran niya talaga yung ano niya, tinalikuran niya yung prinsipyo niya para sumaya yeah. yung kaibigan niya. Although mali, oh. alam ko yeah. mali kasi parang kinonsinti niya, pero at the back of my mind, parang iniisip ko na that little time that she left, siguro sa, that she has, siguro parang yun yung iniisip ni ano ni Mijo eh. Mm-mm. Konti na lang yung ano yung natitira sa buhay ni ano ni Chanyong. Pwede bang yeah. sumaya siya kahit sandali. So, mm-hmm. parang yun yung iniisip ko ah. Oh, mali, but hindi niya in, alam niyang mali pero mas iniisip niya yung kasayahan nung kaibigan niya for her to do that. Parang ganoon. Right. Oo. Oh, right. Pero siya pa rin, siya mismo alam niyang mali, 'di ba? At lagi niya naman sinasabi kay Mijo 'yon. Although alam natin kung gaano nila kamahal yung isa't isa. Naalala niyo yung scene nung sinabi na ni Chan yung sa kanya na may sakit siya tapos yung iyak nilang dalawa. Iyak nilang dalawa ni Jinsook. Grabe 'yon. Mm-hmm. Grabe ang iyak nila. Ang diba? Galing ni Jinsook doon, ah, yung artista. Oo, si Limuseng. Ang galing niya. Ang galing nadala ko doon yung parang kahit galit ka dahil yung eksenang yan yung galit ka dahil alam mong meron silang affair pero nung umiyak silang dalawa grabe nadala ko doon ang galing ni Jinsook doon sa eksena na yun. Kasi paano mo nga naman iaano parang sa puso mo matatanggap sa puso mo na mawawala na talaga yung talagang minamahal mahal mo, diba? Tapos yung pagkakasabi pa ni Chan yung na medyo nag-contest pa sila ng sino daw yung mas may lungkot yung sasabihin. Kasi Chan yung naalala ko ang scene. Diba? So parang yung kurot sa puso talaga. Masakit yun. Masakit yung scene na yun talaga. Ang galing nila parehas dyan sa scene na yun. Diba? Yeah. Well, hindi sila humahagulgol eh. Ano lang eh. Parang talagang ano lang, kinontrol nila yung feelings nila. Pigil, pero no? Oo. Pigil na pigil. Pero ano, ramdam na ramdam mo yung lungkot. So yan, oo nga, ang ganda ng eksena yan. Yung lungkot tsaka yung sakit. Yes, true. Pero tingin nyo ba, kasi dun sa episode 8, di ba sinabi na ni Chanyong na sinabihan na naman niya si Jinsook na wag ka na mag-divorce. Oo, parang I want us to part as friends, not as lovers. So, so ano kaya ang mangyayari dito sa kanilang dalawa? Sana ma-resolve naman yung problem with the wife. Kaya lang ang problema kay wife kasi parang ewan ko, nakakainis din. And nalaman na ni wife na ano, 'di ba? Nalaman na ni wife na may sakit si Chanyong. Yeah, sinabi niya rin. So, you know na sa mga ganung relationship no na parang laging there's something wrong with the ano also. There's something wrong talaga with the relationship. And the paghihimayin natin yung relationship ni Jinsook tsaka yung asawa niya, alam natin na merong something wrong eh. Diba? Yung how his wife treats her child, na mas mahal pa niya, mas mahal pa ni Jinsook yung bata, na nagstay lang siya para sa bata. Parang yung mga ganon, diba? Yung usual na ano. Alam natin na there's something wrong. He should have done something a long time ago pa. True. Pero ba't hindi niya ginawa? Na sana noon pa, diba, nag-ano na siya ng divorce. Para hindi na natin nararamdaman ngayon yung mga ganito, diba? Hindi na tayo nasasaktan para kay Chan. Ginawang other woman. Ginawang other woman when in the first place, siya naman talaga yung nauna, diba? So, masakit para sa kanya. And alam mo, parang in a way, no, if you put yourself in her shoes, parang kakayanin ko ba na lumayo? Dahil ako mahal ko naman talaga siya and in the first place ako at yun yung ano niya, 'di ba? Yung debate niya rin kay ano kay Mijo eh. Ako naman yung nauna eh, parang ganun, 'di ba? So parang ano ba? Ano bang mangyayari in the future? Kasi ayaw na rin talaga ni Jinsook sa asawa niya, 'di ba? Regardless, ayaw na niya eh. Parang ganun kasi, yung feeling ko eh. Well, naiintindihan ko naman dun sa yung mga taong nagsasabi na parang niro-romanticize yung having an affair kasi parang na-justify nung mga ginawa nung asawa kasi hindi niya ni-reveal na hindi naman pala si Jinsook talaga yung tatay. Tinago niya for the longest time ganyan. So naiintindihan ko yung mga ganong sentiments ng ibang tao pero yun nga parang ang hirap ng ano nila sitwasyon nila no. We know bottom line mali talaga yung
nangyayari. Oh, parang mm-hmm. ano na lang natin yan eh, because of how we feel for the characters. So minsan mm-hmm. naiisip natin na dapat ganito yan eh, dapat ganyan. But bottom mm-hmm. line talaga, dapat hindi. Right. Mm-hmm. Right. Oo yan. And ito, mukhang ngayon nga patapos na yung ano. Ano yung itong ano, 39, last four episodes. Ano yung storyline na pinaka nag-appeal sa inyo dito sa K-drama na to? Ikaw, Daisy. Storyline? Kaninong storyline yung pinaka nag-appeal sa'yo? Siguro yung ano, actually ako, gusto ko si Mijo, diba? Pero mas nag-appeal sa akin yung story ni Chanyong. Kasi para sa akin, parang mas ano siya, mas relevant, quote-unquote, because of her situation. Mm-hmm. What will I do? Anong gagawin ko sa sitwasyon na to? Na mahal ko yung isang tao, pero may, nasa ibang relationship siya. Meron kang mm-hmm. ano dun lagi, may struggle ka eh, di ba? Yun yung ano ko dun, yun yung nag-appeal sa akin dun, yung struggle ni Chanyong dun sa relationship mm-hmm. na yun. Now we know, she knows it's wrong dahil sinasabi ng mga kaibigan niya. Siya mismo alam niyang mali. Mm-hmm. Pero hindi niya rin mapigilan yung sarili niya. Meron siyang struggle sa feelings niya. And parang nag-decide na lang siya na i-let go na si Jinsook. Alam niya kasing mawawala na siya eh. Right. Diba? Parang ganon. So, yun. Yung struggle na yun sa kanya. With Juhi kasi parang, si Juhi kasi pampabalance sa kanilang dalawa. So, hindi masyadong malalim yung ano niya, yung pinagdadaanan niya, diba? Si Mijo, it's more on her being an adopted child. Oo. Pero si ano talaga, si Chanyong talaga, parang you and me against the world kasi sila niya ni Jinsook eh. So yun yung ano sa akin, mas mabigat yung pinagdadaanan niya because of that struggle. Yung pagdating sa love, mahirap yung ano eh, mahirap talagang minsan nabobobo tayo sa dahil sa pagmamahal. Yun yung nakikita ko, no. Oo. Kaya yun ang ano ko sa kanya, oh, na siya, for me yung pinagdadaanan niya ever since, no, na hindi sila nagkatuluyan ni Jinsook. Parang ang bigat noon. Ikaw, Hannah. Idagdag ko na lang din kasi si Chanyong talaga, 'di ba? Parang 39 sa kanya, sa tingin ko halos sumentro yung story. Oo kasi, oo, 'di ba? Although talagang naging stand out yung acting ni Son Ye-jin, tsaka ni Juhi, yun nga, pambalanse siya. Pero si Chanyong kasi pag inisip mo, 'di ba? You only have what, a year to live, 'di ba? Tapos may tuldok na yung buhay mo. So ang hirap isipin, alam mo yung pag pinapanood mo yung drama, it makes you think of your mortality na parang kung ako diba? Yung nasa kung ako yung nasa sitwasyon niya, ano yung gagawin ko, 'di ba? Nandoon yung pag-aano nila na magpapakimo ka ganyan, pero sinabi parang ayaw niya because a treatment is supposed to, you know, heal you, pero ang mangyari sa kanya, it will just prolong her life or agony. Yeah. So parang nandoon yung ano niya. And ang hirap tanggapin. 'Di ba parang sinasabi niya na parang hindi pa talaga nagsisink in sa kanya. Kaya hindi niya rin una masabi sa parents niya. Pero saka hindi nga siya makapagsabi kung ano 'yung nasa bucket list niya kasi ang hirap nga naman, parang biglang malalaman mo mamamatay ka na, parang ano nga ba 'yung nasa bucket list mo na pwede mong i-achieve ng ganung ka iksing time frame, diba? Mm-mm. Yeah. Mm-mm. Mm-mm. So, yun lang talaga din. Siguro kaya nag-appeal din sa akin yung kay Chanyong, diba? Although, ang daming kilig moments din ni Mijo, tsaka ni, ano, diba? Ni Son Woo, ganyan. Tapos si Juhi, ang cute-cute lang nila nung chef. Si Juhi. Alam mo, si cute-cute nilang dalawa ni chef. Bro! For me, sa mga love team talaga, parang sila yung pinaka-cute for me kasi although napaka-sweet talaga ni Son, ito kasi parang may i-anticipate ka pa. Yes. Right. Kasi hindi natin alam kung ano pa magiging sila ba kasi kaka-break lang ni Chef dun sa kanyang girlfriend, long-time girlfriend. Tapos sa ngayon parang friends pa lang sila eh. Diba? So, at syempre, na-anticipate na natin niya magiging sila, diba? Sana talaga. Oo. Pinapush na sila ng mga friends eh.
akala ko malaki yung age gap nila, pero apparently dun sa story parang 4 years lang naman pala. Pero in real life si Chef ay parang bata. 1995 parang, bata pa si Chef, basta bata pa siya talaga in real life talaga. Kaya pala mukha talaga siyang bata. Etong artista na to ay ano eh, nasa ano yan, Eternal Monarch, di ba? AW, sa W. Sa W, oo. Ano siya? Sino siya doon? Teka lang. Bodyguard. Bodyguard siya ni, ano, nung bidan. Ni Kang Chul, ni Lee Jong Suk doon. Okay. Ayun. Yun, sa mga gustong mapanood yung si Chef talaga ang tawag. Si Chef, ha? Oh, cute na. At saka nainis ako doon sa girlfriend, ha? Parang, ako bakit, din. Bakit ano? Ano bang masama doon sa may sariling restaurant? Oh my gosh, mas maganda nga yun, di ba? May sarili kang ano? May sarili kang restaurant. Mabuti nga yun, good riddance na yun na nakipag-break na siya. Oo, true. sana sila. Para sila na ni Juhi, the future. Oo. Oo, kasi deserve naman ni Juhi, para napakabait ni Juhi, no? Siya yung pinaka soft-spoken, ano, no? Soft-spoken. Alam mo yung galit na siya dun sa ex-girlfriend, di ba? Pero yung boses niya, kunin mo na to. Malumanay pa rin. Malumanay pa din yung boses. Galit na galit yung, na malumanay pa rin yung boses. Yung nakipag-away siya sa customer. Ay, Ay, oo. Ang bait pa rin. Oo. Nakaupa ko sa kanya dun. Mas malakas pa yung boses ng pagkainis ko nung nang-away siya kaysa sa kanya, eh. Buti na lang din, nag-resign na siya doon, no? Ayun din, oo. Mabuti na lang din. Oo. Ayun. Kaya Chalheso daw nung nag-work siya part-time doon sa restaurant. Itong mga kaibigan mo na nang bubuyo sa'yo na magkaroon ng love life, sila yun. Oo, di ba? Sino nagpo-push sa'yo? Yes, ayan. Ayun. Ito nga, ano yung overall impression niyo dito sa drama na to? Kasi ako parang I felt like talagang itong drama na to ay drama talaga, no? Noong una, hindi ko inisip na sobra siyang ano, madrama or maraming melodramatic scenes. Yeah, kasi marami talaga, guys. So, parang every episode parang kailangan mag-ready talaga ng tissue. Kasi nakakaiyak, marami talaga nakakaiyak na eksena, no? Hindi siya unlike yung mga ibang K-dramas na nasanay na tayo na ano, na marami yung rom-com lang, ganyan. Matatawa ka lang, kikiligin ka lang. Pero itong 39 kasi parang ang dami niyang ano, melodramatic scenes. At yes, may mga scenes din na parang feeling ko sobrang dinrag. Or ang haba ng mga nag-uusap-usap lang sila. Kayo ba, na-feel nyo yun? Parang ako tama lang. Parang ako hindi. Okay lang. Okay lang sa inyo. Lang. Oo, hindi ka siya masyado. Kasi pag naiiyak ako, parang huwag niyo ako madaliin. Baka ako kasi mas mahilig kasi talaga ako dun sa mga ano, medyo light lang na dramas. Ito medyo, pero medyo heavy siya, no? Diba? Nagulat ako, unexpected na heavy siya. Kasi oo, yung trailer, diba, nakakatawa lang siya talaga. Yeah, kaya ina-anticipate natin to. Tapos biglang, what the? Yung trailer, kasi parang ano lang siya, uy, tungkol sa friendship, maganda to, diba? Tungkol sa relationship ng tatlong magkakaibigan, ganyan. So, yun na ina-expect mo. Uy, niya, episode 1 pa lang, iiyak ka na, eh. Oh. Pinakita na kagad na, parang yung ending, inuna nila. So, may anticipation ka na, diba? Na meron na mamamatay. Oo. So, parang, akala ko ba masaya to? Tapos, every same episode, thoughts. Ang sakit sa dibdib, di ba? Parang, ano ba? Bakit ang sakit-sakit sa dibdib naman ng drama na? Kala ka ba tampula ito sa friendship? Oo, friendship na isang taon lang, ganyan na mababawasan sila. Oo, mababawasan. Yung pala yun. Oo. Mm-hmm. So, ano na, at least after episode 1 and 2, medyo handa na yung ano ko, handa na yung ano sarili ka na? Ko. Kasi, yeah, oh, kasi meron na, eh. May pinakita na sila, eh, na parang, i-expect mo na someone is, di ba nung parang first two episodes niya, nag-ano pa niyan sa social media, sinong mamamatay, may ganun pa yan, kasi hindi pa dinatabi kung sino, di ba? So, ang dami pang anticipation ako, baka mamamatay si Son Ye-jin, baka mamamatay si ganito, ganyan. So, alam mo na, may mamamatay sa kanilang tatlo. So, alam, i-expect mo na meron kang iiyakan talaga.
Mm-mm. At okay, sa tingin ko, okay naman yung pagkaka-flesh out ng story kasi yun yung naging worry natin, yeah, namin, actually ni Ate Myla, na parang hala, nilagay na nila yung parang highlight of the story sa second episode. Nilisin na nila agad. Sabi namin, hala, paano nila pa iikutin tong storya na to? Kasi alam mo na kung anong end. So, diba, yung parang nilagay nila yung mga in-between, okay naman. Although, siguro nga kung hindi kayong type na gusto mong umiyak, ganyan, may mga scenes na nagtititigan lang sila, nag-ano sila. Pero sana... Sorry. Go, Daisy. Pero maganda kasi ako, nagustuhan ka talaga sa kanya, yes, napakabigat niya. Pero alam mo yung in-between, may something. Mm-hmm. Parang merong... may kilig factor, 'di ba? Mm-hmm. And ang funny ni Sonwoo, ah, may pagka-funny ano siya, 'di ba? Marami siyang mga funny moments, ah, 'di ba? Yung mga ano niya, yung kanyang mga facial expressions every time nagpapakyut siya kay ano, kay Mijo, 'yan. Funny, ah. Tapos si Juhi din, yung way niya kung paano siya, kung kailan siya pumapasok, meron siyang way talaga para maging light ng konti yung sitwasyon. So parang yung ano, yung emotions, hindi lang siya puro mabigat, may mga in-betweens na magaan naman, 'di ba? Kaya lang syempre mas naaano, mas nafe-feel mo yung ano, mas nafe-feel mo yung sakit. Parang mas nangingibabaw yon kumpara dun sa mga ibang ano na yon, ibang mga aspects na yon. Pero maganda yung pagkakatagpi-tagpi. Tulad ng sinabi mo, ba't sinabi na nila? Pero ang dami pa pala nating i-anticipate yun. In between. Oo, di ba? Hindi mo naman parang na-spoil ka na, ay, spoil na ako, may namatay. Mm-hmm. Pero in between, ang dami pa nating palang malalaman. Hindi lang yun yung ending. Feeling ko nga baka yung i-end nila hindi dun sa ano eh, hindi dun sa namatay siya. Kasi alam na natin yun eh, na pinakita na nila sa episode 2 nga, di ba? So baka nga baka yung after na ano. Baka mag-end siya ng on a lighter note. Yeah. Ayun ang ano. Masaya pa rin sila. Pero hindi na nila ipapakita yung namatay. Kasi pinakita na nila eh. Para, hi, sana nga, ganun na lang. para nararamdaman ko rin naman magiging ganun. Na hindi na nila, in the end of the series, hindi na nila i-highlight yung namatay. Kundi yung namatay. Paano sila nag, ano, paano sila nag-recover. Siguro parang ganun yung isip ko. Paano sila nag-recover from her, ano, from her passing, no? Na paano sila nag-move on? Paano sila nag-move forward without her? Parang ganun. Parang ganun yung naiisip ko na ano, na magiging ending nito. So magiging ano pa rin tayo, masaya pa rin tayo kahit pa. Oo, kahit pa paano, no? Parang hopeful pa rin yung magiging ending niya. Pero ito, DC, tatanungin ka na rin namin since nandito ka na. Ano yung mga iba mo pang pinapanood? Napaka pinapanood, mukhang pinapanood din namin ni Hana. Ano yung mga... Siyempre yung ano, dramas, 2521. Ay, grabe, diba? Isa pa yan, grabe. Favorite namin ni Hana. Mga tatlong oras natin pag-uusapan yan, 25-21 kung pag-uusapan natin. Pag nag-end! Maganda pag-uusapan yung ending! Mga sa finale! Oo, diba? Siyempre yung forecasting love and weather. Isa pa yan. Ano ba yung mga sinabi ko sa'yo? Military yung prosecutor, government, pinapanood ko rin yan. Tapos, a business proposal. Yeah! Happy feel! Oo, parang yung mabigat yung 39, yung 25-21, nafe-feel mo may mangyayaring hindi maganda. Si prosecutor parang puro revenge. Pero pag yung business proposal na parang, wow, saya lang. Happy lang yung feeling. Alam mo, saya lang yung feeling mo, di ba? Talagang looking forward ako sa business proposal. Kasi sobrang ganda talaga nung... Sobrang funny niya lang. Pampabalance dun sa mga ano, sa mga mabibigat na kay-drama na pinapanood natin. Right. Yun naman ang current na pinapanood ko. By the way, Hana, may sagot ako dun sa tinatanong mo. May mangyayari ba sa kanila? dun sa business proposal kay secretary tsaka kay ano pa yan, si best friend si Jin Yongso. Oo, si Yongso. Well, sa kung spoilerish ba kung sa webtoon ang pagbabasehan, eh yes, may nangyari sa kanila. Sa webtoon. Pero hindi natin alam. Pero feeling ko ano, susundin nila. Sana, no? Ang sabi ko nga susundin na. Feeling ko susundin na. Kasi parang doon sa trailer, di ba, parang sumisigaw sila na parang ito na naman, hindi na naman maalala ang nangyari. Lagi naman yun, di ba? Cliche na yun eh. Nalasing, tapos may nangyari, tapos hindi maalala. Pero feeling ko susundin nila yun sa webtoon. Pakaramdam ko lang. Cute nilang dalawa eh. Ayan. Eh, ito, sobrang cute. Ano, DC, anong mga all-time favorite na K-dramas mo? Ako, ano?
number one ko talaga is Goblin. Wow. Oo. Ano yan eh, roller coaster of emotions talaga yung Goblin eh. Dami mong tawa, tapos dami mong kilig, tapos biglang iiyak ka ng bonggam-bongga. So parang ganun-ganun siya, no? Pero number, ano kay number one ka talaga yan. Kasi sobrang ano siya for me. Very memorable siya. And then, there's, number two ko talaga is Chicago Typewriter. Chicago Typewriter! I love it! Unexpectedly good! Favorite ko kasi si, favorite ko din si Yuain. Nakakainis, tinanggal nila sa Netflix eh. Balik nyo yan. Nakakainis, oo. Yun, yun talaga. Tapos, parang yun lang yung pag tinanong ako kung anong favorite ko, yung dalawang yun lang talaga masasabi ko. The rest kasi iba-iba, ang dami na eh. Parang, ano na, marami ng iba na magaganda na gusto ko. But yung dalawang yun talaga, top of my list talaga yan. Yung dalawang yan. Something in the Rain, yan. Gusto ko rin yan. Son Ye-jin din. Yeah. And Jung-hae-in. She was pretty. Ano pa ba? Yeah. Park Seo-joon. Yan. Marami, marami akong maganda. Pero yun lang talaga. Top of my head talaga yung dalawang yan. Goblin and Chicago Typewriter. Mm-hmm. Ano yung mga inaabangan mo nga pala na mga paparating? ano ba mga paparating this ano this April? Pachinko. Ayan, Pachinko. Soundtrack number one. Yan, inaabangan ko rin yan. Sa April, meron na ako inaabangan. Nalimutan ko lang yung title eh. Marami ding magaganda sa April na parating eh. Pero more on ano siya, hindi siya yung mga rom-com. Mga King Fantasy. Of Pigs, parang gusto ko yung ano, parang gusto ko siyang i-check out. Medyo nahihilig din ako sa, ngayon lang ulit ako nanonood ng mga ano, mga rom-com. Kasi parang nag-break ako dyan na puro ano naman ako, mga investigative, mga crime drama, mga ganun. Right. Oo. Para lang ma-break yung ano, yung Ayun. Yan. Ayun. Before we go, syempre, invite mo naman sila, DC, sa iyong mga social media and of course sa blog sa Luna Chronicles. Sa mga hindi pa, nako, parang feeling ko naman marami nang naka-follow sa iyo sa mga followers namin. But sige, go ahead, DC. Oo, yun. Bisitahin niyo lang ako sa Luna Chronicles. Makikita niyo naman 'yan sa ano, sa Facebook, no. Meron din akong Twitter, Instagram. So 'yun. Pero pinaka-active ako is sa ano, sa page, no, sa Facebook. So 'yun, bisitahin niyo lang po ako. Don't forget to ano, to follow. To like and follow. At syempre, before we go din, at mag-hi tayo sa ating mga ano friends from Junior Geyser, kina Rose, Maika, kay Rosel, at sa mga Lance kasama, si Nalat, si Elle, si Dina, si Herma, tapos si Kim. Hi, Kim! And meron tayong isa pang friend from na viewer natin sa YouTube, si Cynthia Gamara, na friend na fan yata siya ni Son Ye-jin, no? Sabi niya ay sana'y naka-tune in siya ngayon dahil excited daw siya pag-usapan natin yung ano, yung 39. Hi, Cynthia! Ayan, thank you so much, Daisy. At syempre, samahan mo kami ulit, ha, sa ano, sa 25-21. Right, oo. Yes. Ending ng 25. Favorite talaga natin yun. Oo, favorite na. Oo, grabe ako dyan. Sige, sige, pag-usapan natin ulit yan. Pag-usapan natin yung pag nag-finale na. Ayan. Thank you so much. At for more Usapang Hallyu, ay follow nyo po kami dito sa aming YouTube channel. At syempre, bisitahin nyo ang aming website, hallyudrama.com, for K-drama news, reviews, and recommendations. And you can follow us on Twitter at Hallyu Drama and our Instagram account at Hallyu Drama. And sometimes we also upload on TikTok at Hallyu Drama. Ang dami lahat ng social media. And yun, please share, like, and subscribe to our YouTube channel. I-share nyo sa mga friends nyo na mahilig din sa mga Korean drama so they can also join us in our discussion. Maraming salamat and thank you for watching. Annyeong! Annyeong! Thank you! Annyeong! Ingat!